Hello guys, it's me again, Nyria, and welcome to another vlog. Rest muna tayo sa pag-develop ng likod ng bahay. So, lipat tayo dito kasi medyo mahahaba na yung mga damo. So, kailangan na natin siyang ito. Kung nakikita nyo sa likod ko, merong planter stand na hindi pa tapos. Actually, hindi ko pa siya nalagyan kasi wala pa siyang pintura and hindi pa siya ganun. So, join me as I clean this area para matamnan ko na.
marami ang dumi, mga dahon, mga kung ano-ano pa dyan ang nakakapagpagaan ng aking buhay, ng aming buhay dito. Kasi advantage kung merong ganito, kasing dali lang talagang walisi, nakita nyo naman kanina, ang bilis-bilis lang talaga. So this is 80 pesos, kesa naman na magwalis na sobrang tagal, diba? Yan! This is Snow White, family ng aglonema. Isa to siya sa mga una-una kong naging halaman before. Tapos dumami na siya. Ngayon, iniligay ko lang sila dito and kailangan kuhanin yung mga damo-damo sa gilid. Yan. Yan. Kasi yung nutrients na instead na napupunta dito sa halaman mismo, napupunta pa sa kanila. So, dapat ay kuhanin nyo. Kailangan kuhanin. Yan. So, ayan pa ang dalawa. Actually, iyan ang mother plant. So, mga ganyan, tinira na ng ating mga friendship. So, kailangan niyang kuhanin. Yan. Yan. Lush na siya masyado. Ang dami lang mga damo-damo sa gilid. Ayan, tignan nyo. Oh. Tinira talaga ng tinira. Grabe, hindi na naawa eh. Hindi na sila naawa sa talipo eh. Lagay ko lang dyan sa planter stand na hindi pa tapos at hindi sturdy, kaya hindi ko masyadong ginamit. Kasi pag nabigatan, yan. Ito nakaabang ng mga kabilya. Kabilya ang tawag sa amin dito. Meron ng nakaabang ng mga kabilya. I-welding namin yan. So, baka Saturday or Sunday gagawin na namin. After that, ay pipinturahan and then ibabalik dito. So, pwede ko na siyang lagyan ng mga halaman. The problem is, ang area kasi nito, sa morning, walang sunlight. So, afternoon, ang sunlight dito. So, sobrang init na part dito. Especially sa afternoon. Kaya, ang mga halaman ko ay kailangan ko na piliin yung makaka-sustain sa init. Kaya, eto mga aglonema na to, nakasustain sila sa init, kaya sila ang natira dito. Other plants were transferred na sa likod, kasi sa likod yun yung merong morning sunlight. Yan, meron akong spider. Yan, eto ay bigay sa akin ng aking kliyente sa Pabon Details. Joy, hello Miss Joy, shout out to you. Eto na yung halaman na binigay ng nanay mo. Dalawa ito, binigay ko yung isa sa tita ng asawa ko. So, yan na lang natira. Sobrang liit pa niya nung ibinigay sa akin. Spider plant. And then, ito yung result sa sobrang init. Result ng aglonema na sobra ng init. Naman, ang aking tanim na buhay na malaki na yun. 14 years old na. Yan yung aking mayana. Mayana. Yan, aking mayana. Yan. Yan yung rubber tree ko. Makinuha ko lang siya. This year lang siya. And sobrang lagoon. Ang tingkad ng kulay. Yan guys. Ang sinasabi kong planter stand na hindi pa tapos, kaya wala pa siyang halaman. And nag-iisip ako kung ano ang ilalagay ko dyan ng mga halaman na kayang-kayang i-sustain yung sunlight. Yan. Ang aking mga mayana. So, pinpinch ko talaga yung mga hindi na guwapa. Hindi na guwapa na mga leaves. Hindi na maganda, hindi na makakaaya-aya ng mga leaves. Pinipinch ko yan. Yan. Tapos, yan. Yan, yan na muna sila. Actually, I'm thinking to put up a small fountain here
pero pinag-iisipan ko pa. Kasi sayang naman yung planter stand kung hindi ko siya magagamit. Diba? Yan. And marami din akong ilalagay dyan kapag na-fix na namin. Nalagyan na siya namin ng mga braces. Dagdagan namin kasi yung mga braces, guys. Para maging sturdy. Yan.